Ika-23 ng Disyembre, Lunes, mga huling linggo ng Adbyento. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang sumapit ng panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anakan na nagdalang awa sa kanya ang Panginoon, kaya't nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw na, dumating sila para tuliin ang sanggol at pangangalanan sana nila itong Zacarias gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina, "Hindi, tatawagin siyang Juan." Pero sinabi nila sa kanya, "Wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan." Kaya sumenya sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto niyang itawag dito. Humingi siya ng masusulatan at sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Noon di nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang mga kapitbahay at naging usap-usapan ng lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Huda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan, ano na kaya ang mangyayari sa sanggol na ito? Dahil sumasa kanyang talaga ang kamay ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, Juan ang pangalan niya. Sinasabing inaangkin ang nagpapangalan ang pinapangalanan. May natatanging ugnayan ang nagbigay ng pangalan at ang pinangalanan. Kaya naman, nang sabihin ni Zacarias na Juan ang pangalan niya, idinideklara niyang hindi sa kanya si Juan, kundi sa Diyos. Mahalaga ang papel ni Juan sa plano ng Diyos. Ipinahihiwatig sa mismong pangalan ang plano ng Diyos. Juan, na ang ibig sabihin, nagpakita ng kabutihan ang Diyos, o naawa ang Diyos. Sa madaling salita, sa pamamagitan ni Juan, ipinakikita ng Diyos ang kanyang kabutihan at ipinadarama niya ang kanyang awa. Si Juan ang mangunguna upang madama ng tao ang awa at pagmamahal ng Diyos kay Kristong magliligtas sa sangkatauhan. Pagsasagawa, kaya ba nating tularan si Zacarias at Elizabeth sa pagsasabing, "Sa iyo ko itinataas, Panginoon, ang aking kaluluwa. Sa iyo ako nananalig, o aking Diyos. Di ako mapapahiya ni pagtatawanan ng aking mga kaaway. Hindi nga mapapahiya ang sa iyo umaasa."